ba tayong lahat? Yes. Last week, we celebrated the Resurrection Lord's Day. Nung nakaraang linggo po, ate pong ipinagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Okay. Today, my message usually connected together. Ang mga mensahe ko po, madalas ito po ay konektado sa isa't isa. Who is key holders? Sino po ba ang may hawak ng susi? Who? We. Tayo po. Then we'll study more who we are. At pag-aaralan po natin kung sino po ba tayong lahat. What is difference? Who are you? What are you? Ano po ang pagkakaiba na kung sino ka at ano ka? What is difference? Ano po kaya ang pagkakaiba? Who are you is your identity. Kung sino ka, ito po ay ang iyong pagkakakilanlan. What are you is your job. At kung ano ka ay kung ano naman ang iyong ginagawa. Anyway, as we are keys holder. Sa kabilang banda po, lahat po tayo ay tagahawak ng susi o may hawak ng susi. Amen po ba? Yet, how many of you are so convinced that you have keys? Ilan po ba sa atin ang kumbinsido na tayo pong lahat ay may hawak ng susi? I have some keys, yet if I will not use it, is disturbing only. Meron po akong susi. Kung hindi ko po ito gagamitin, ito po ay parang wala lang. Panggulo lang po. So, also we'll study more what is meaning of keys holders. At pag-aaralan po natin ano po ang kahulugan ng may hawak ng susi o tagahawak ng susi. Then we are kings. At tayo nga po ay hari ng hari. Amen. We are kings. Tayo po ay mga hari. So how we could prove we are kings? Paano po ba natin papatunayan na tayo po ay mga hari? If I ask you, hari ka, then what will you say? Kung sasabihin ko sa iyo na ikaw ay hari, ano ba ang sasabihin mo? What will you say? Ano ang sasabihin mo? Are you king? What will you say? Hari ka ba? Ano ang sasabihin mo? Walang sagot. Walang sagot. You can say yes, but still, do you have conviction? Opo, pwede niyong sabihin na oo, kayo ay hari, pero naniniwala po ba kayo? Not much. Hindi po masyado. Also, not all Christians are thinking they are kings. At hindi po lahat ng kumikilala si Jesus ay itinuturing nila ang kanilang sarili na mga hari. Last week, we read this scripture. Nung nakaraan linggo po, binasa po natin itong salita po na ito ng we'll Diyos. We'll read it muna. Kasi, oh. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Is it correct or wrong? Ito po ba ay tama o mali? Tama. Tama. Bakit tama? Okay, I will ask you a question. Tama or mali? Tatanayin ko po kayo. Heaven is first or earth is first? Ano po ba ang una, yung langit o yung lupa? If heaven will not allow, thus even still, something will happen on the earth? Kung hindi po papayagan ng langit, meron po bang mangyayari sa lupa? Which one is first? Ano po ang una? Huh? Heaven. Raise your hands. Taas niyo po yung kamay. Sa mga langit, ang sagot. Lupa. Hindi ko alam. Next year, I will tell you.
The one who said, heaven, ito mali. Siya po na nagsabi ng langit, ibig sabihin, yung salita po ng Diyos ay mali. This is, earth is first. Dito po, una po ay ang lupa. Bind, loose on the earth, it will affect to the heaven. Kung ano man po yung tatalian mo dito sa lupa, ano man yung iyong kakalagan dito sa lupa, papayagan po ito ng langit. If you don't understand it, still, your identity is not perfect. Kung hindi po natin ito nauunawaan, ibig sabihin po yung ating pong pagkakakilanlan ay hindi pa po ganap. Even if you don't know why it happened, you don't know what is kingdom. Kahit pa po hindi natin nauunawaan kung bakit ito nangyayari, hindi rin po natin nauunawaan kung ano yung tinatawag na paghahari ng Diyos. If you don't know what is the kingdom, then you don't know your king is not sure. Kung hindi po natin nauunawaan yung paghahari po ng Diyos, ang pagiging hari po natin ay hindi po natin sigurado. Hindi if po tayo sigurado. If you say you are king, then you don't know what is a king, then that's so funny. Kung sinasabi mo na ikaw ay hari, pero hindi mo naman nauunawaan kung anong ibig sabihin ng pagiging hari, yun po ay nakakatawa. Got it? Nakuha po ba natin? Example, you are the president ng Pilipinas, yet you don't know what the Pilipinas. Halimbawa, ikaw ay presidente ng bansang Pilipinas, pero hindi mo naman alam ang tungkol sa Pilipinas. Meaning, you don't know what you have to do as presidente. Ibig sabihin, hindi mo po alam kung ano yung gagawin mo bilang isang presidente. That's why you have to know this one first. Kailangan po nating maunawaan una, ito muna po. What do you know commonly? Heaven is first. Sorry, Pastor. What do you know commonly? Heaven is first. Yung alam po nating pangkaraniwan ay langit lang ang una. God will allow, then something will happen on the earth. At papayagan nga po ng Diyos, kapag pinayagan po ng Diyos, yun na po, may mangyayari na po dito sa lupa. But this is that opposite. Pero ito po ay baliktad. In this scripture, earth is first. Dito po sa salita po ng Diyos, ang una po ay ang lupa. What we understood commonly is heaven is first. At ang nauunawaan po natin, una muna ay langit. Why this scripture was written? Bakit po kaya nasulat itong salita po na ito? Also, what is meaning of receiving the keys of a kingdom of heaven? At ano po ba ang kahulugan ng pagtanggap ng susi ng langit? Very, very simple that you can check someone knows about kingdom or not. Madali lang pong suriin sa isang tao kung nauunawaan niya po ba yung paghahari po ng Diyos. If they can explain it, then we can say they know what is kingdom. Kung sila po ay mapapaliwanag po nila ng maayos po ito, ibig sabihin, nauunawaan po nila yung paghahari po ng Diyos. If they don't explain, oh sorry, even though they said, I know kingdom, yet it's not sure. Ngunit kung sasabihin po nila na alam po nila yung paghahari po ng Diyos, hindi po iyon na sigurado. Today, title is Keys Holder. Ngayon po, ang pamagat po natin ay may hawak ng susi. Meaning, what you are. Ibig sabihin po, sino at ano ka. Then we will study what we are. At pag-aaralan nga po natin kung sino po tayo. So that you will know what you will do. At para malaman po natin kung ano yung dapat po nating gawin. If you don't know you are teacher, you will not teach anyone. Kung hindi mo alam na ikaw ay isang guro, malamang po hindi ka magtuturo. If you don't know you are the doctor, then you will not cure anyone.
Kung alam mo na hindi ka doktor, malamang din po na hindi ka magpapagaling ng sino man. So what is the meaning of receiving kiss? Ano po ang kahulugan ng pagtanggap ng susi? What will affect you to know who you are? Ano po ang magiging epekto nito para po sa inyo kung sino ka? So, we'll study a bit. Pag-aralan po natin. Last week, we read it, but still, we didn't know the details. Nakaraan po, nabasa po natin ito, pero hindi pa po natin dinitalye. This scripture has other verbs between. Ito pong scripture po na ito, salita ng Diyos, ay may iba pong kaparehas na salita. It connected together? At ito po ay konektado sa isa't isa. So, why Matthew chapter 16:19 is there? Because there is Matthew chapter 16:16. Kung meron po nga Mateo chapter 16 verse 19, nandito rin po yung Mateo chapter 16 verse 16. So, one by one, we'll study and I will give you questions. Isa-isa po natin itong pag-aaralan at bibigyan ko po kayo ng mga katanungan. Okay. This one muna. Ito po muna. So we'll read it again. Is it go? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Question. First question. Tanong po. Who will give you the keys? Sino po ang magbibigay sa atin ng mga susi? Sino bibigay? Huh? Sino? Jesus. Sino? Ito, I. Who is I? Jesus. Sino po? Sino po yun? Why Jesus? Sa atin? Bakit po si Jesus? Why Jesus? Because... Jesus is the one talking to whom? Peter. Sino po ang kausap ni Jesus? Si Pedro po. So 16, we'll read. Can it go? Simon, but what about you? Basahin po natin. Ready? Can it go? But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon, Peter answered, you are the Messiah Christ. Yes. Jesus is the one talking to Peter. Si Jesus po, kinakausap po niya si Pedro. That's why when we read 19, I will give meaning, Jesus is the one. Kaya po nung binasa po natin yung verse 19, ang sabi po dun, ako magbibigay sa iyo ng susi. Siya po ay si Jesus. Amen. Actually, Jesus will give meaning, Jesus is the one who restore what you have before. At yung si Jesus nga po, ang siyang nagbigay po sa atin o nagbalik po sa atin ng mga bagay na nawala po sa atin noon. Anyway, after resurrection, Jesus has full authority to get what we lost. At matapos nga pong mamatay ni Jesus at muling mabuhay, ibinalik buong kapangyarihan po niyang taglay na ibinalik po sa atin yung lahat ng nawala po sa atin. So, next question. What kind of keys will you receive? Anong klase ng mga susi ang iyong tatanggapin? I have some keys, yet I don't know which one to the other. I cannot use it. That's why I have to know. Meron po akong mga susi, pero meron po dito na hindi ko magamit kasi hindi ko po alam kung para po saan ito. That's why we have to know what kind of keys do you have. At kailangan nga po nating malaman, anong klase po ng susi yung ating tatanggapin o meron po tayo? We have read this scripture so many times. Maraming beses na po nating nabasa itong salita po na ito ng Diyos. So, what keys we have? Anong klase po ng susi, mga susi yung meron po tayo? All about the kingdom, you can open it all. Ito po ay patungkol sa paghahari po ng Diyos. Lahat po ay pwede nating buksan sa pamamagitan po niyan. God didn't give you only few keys. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng iilan lamang na susi. He gave us all keys for the heaven. Binigyan niya po tayo ng lahat ng klase ng susi ng kalangitan. That's why you have to study also
need to study each key to what kind of locks, padlocks. At kailangan po nating malaman, maunawaan kung ano po ang gamit ng bawat susing tinanggap po natin. I have two keys. This one. Meron po akong dalawang susi. If I will use it for my car, it will not work. Kung ito pong isa ay gagamitin ko sa aking sasakyan, hindi po iyon aandar. Even though you receive keys of heaven, yet you don't know which one is for the which, then this one is useless. Kung tatanggap po tayo ng mga susi mula sa langit at hindi naman po natin alam ang gamit ng bawat isa, ito po ay walang pakinabang. Anyway, today, we will know all keys of heaven will be given to us. Ngayon pong umaga, malalaman po natin ang lahat ng klase ng susi na tinanggap po natin sa Diyos at kung ano po ang gamit nito. What is the meaning of keys holder? Ano nga po ang ibig sabihin ng tagahawak ng susi o may hawak ng susi? I am key holder. Ako po ay may hawak ng you susi. You are key holder of heavens. Kayo din po ay may hawak ng mga susi ng kalangitan. As I am holder, key holder, what does it mean? Bilang tagapaghawak o may hawak ng susi, ano po kaya ang ibig sabihin nun? When you have keys, meaning you have authority to use. Kapag ikaw po ang may hawak ng susi, ibig sabihin nasa iyo yung karapatan o kapangyarihan na gamitin po ang mga susi na yan. Some of you has keys of church. Ilan po sa inyo may mga susi po kayo ng ating sambahayan. Then you can come in anytime. At pwede po kayong pumasok dito ng anumang oras. Amen. That's why when you have key, meaning you have authority to use. Kaya po kapag ikaw ang may hawak ng susi, ibig sabihin may karapatan ka po na gamitin po iyan. Other word, as long as you have keys, meaning you are the owner. Ibang salita po na hanggat ikaw ang may hawak ng susi, ibig sabihin ikaw po yung may-ari. So, I have keys, then, meaning, I am the ari ng kotse. Ako po may susi ng sasakyan. Ibig sabihin, ako po ang may-ari ng sasakyan. Amen. Amen. That's why, when you read it, chapter 16:19, then, you have to know you are the owner of heaven. At kapag nga po binasa po natin itong Mateo 16:19, dapat maunawaan po natin na tayo po ang may-ari ng mga susi. Also, you have authority to use. At may kapangyarihan ka po o karapatan na gamitin po ang susi If you don't have authority, even though you do it, it will not work. Kung halimbawa, ikaw ay may susi pero hindi ka naman binigyan ng karapatan na gamitin yan, so wala po rin yung pakinabang. That's why you are the one will use your key for the heaven, then it will work in heaven. At kung ikaw nga po ay may susi ng kalangitan at ginamit mo po iyan para sa kalangitan, ito po ay may pakinabang para sa iyo. Let us check ourselves. Suriin po natin ang ating mga sarili. How many of you knew you had keys? Ilan po ba sa atin ang nakakaalam na tayo po ay may hawak ng mga susi ng kalangitan? How many of you knew already? Usually, this teaching was not taught anyway. Madalas po itong mga patungkol po sa susi ng kalangitan, hindi po ito ibinabahagi sa ibang sambahayan. You don't know you have it, then how can you use it even? Alam mo na wala ka ng mga susi na yan, so paano mo gagamitin yan? By the way, who will receive the keys? Sino po ba ang makakatanggap ng mga susi ng kalangitan? This scripture explains. Ito po, pinaliwanag po sa atin dito. We'll read it. Kasi ko. Sandali lang. Are you with me? Are you with me? Okay, let's read it. Kasi go. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered. You are the Messiah Christ. The one who answer or recognize Jesus is Messiah Christ.
Siya po na nakakakilala kay Jesus na Messiah, siya po ang Kristo. Meaning, you accepted Jesus Christ with correct acknowledgement. Ibig sabihin po nun, tinanggap mo si Jesus ng may tamang kaunawaan at pagkilala sa Kanya. He is Jesus Christ. Siya po ay si Jesucristo. Then you accepted Him. At tinanggap mo po siya. Other word, become child of God. Ibig sabihin po nun, anak ng Diyos. Then, Jesus will give all keys to the children of God. At ibibigay nga po ni Jesus ang lahat ng mga susi sa mga anak ng Diyos. Amen. That's why you must know you became child of God. Kaya po lahat po tayo, dapat po nating malaman na tayo po ay mga anak ng Diyos. You already received the keys of heaven. At ikaw po ay nakatanggap na ng mga susi ng kalangitan. But this keys is not visible, but it's invisible. Pero ito pong mga susi po na to ay mga hindi nakikita. That's why, by your faith, you have to know you have it or not. At sa pamamagitan nga po ng ating pananampalataya ay malalaman po natin na meron po tayo nito o wala. Everybody has it? Lahat po ay meron po ng mga susi. Then, as I told you have to study which keys for which part, then you will use it correctly. At dapat nga po nating malaman na yung susing hawak po natin, ano po ba ang gamit o saan po natin gagamitin yan? So, who will receive? Sino nga po ang makakatanggap? The one who became child of God. Siya na naging anak ng Diyos. So if you are sure you are child of God, you must have it. At kung ikaw po ay sigurado na ikaw ay anak ng Diyos, dapat meron ka po ng mga susi. Without keys, whatever you know inside the house or something, you cannot use it. Kahit pa po may susi ka, kung hindi mo naman ito magamit, di ka makapasok sa bahay, kung ano yung meron doon sa bahay, hindi mo po yun na makikita. If I lost my key for the car, already locked, I cannot use it. Kung halimbawa po, nawala ko po yung susi ng aking sasakyan, ito po ay nakalock, hindi ko po ito magagamit. Amen. Even your computer, if you know no key, we call it what? Secret numbers, digit, password. You cannot use it. Kung halimbawa po, hindi mo naman alam yung passcode or yung mga password ng susi or nung lock, hindi po natin yun magagamit. That's why you must have keys all the time. Kaya po dapat lagi po tayong may hawak na susi. So that you can take it out, meaning access from the heaven, then you could use it. Nasa gayon po, yung susi na yan ang magiging daan po para po magamit natin o magkaroon po tayo ng access na magamit po yung... So, now we know we are children of God. Ngayon po, alam na po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. And Jesus is the one gave or restored keys of heaven. At si Jesus nga po ang nagbigay po sa atin ng mga susi at ibinalik niya yung paghahari niya. The one who has keys, meaning having authority for use, also ownership. Ang ibig sabihin po ng pagtataglay mo ng susi, ibig sabihin po nun, ikaw po ay may karapatan at ikaw po ay may pagmamayari. Amen. That's why knowing your identity, who you are, is so important. Kaya po, ang maunawaan kung sino ka at ang ano ang pagkakakilanlan mo ang pinakamahalaga sa lahat. Why Satan can deceive you? Bakit po ba tayo nadadaya palagi ni Satanas? Because you don't know your identity. Sapagkat hindi po natin nauunawaan kung sino po tayo. That's why Satan will lie unto you, then you could be deceived. Kaya nga po si Satanas, pag lumapit sa iyo at magsinungaling siya sa iyo, madadaya ka niya at ikaw naman ay magpapadaya. So last week, even though we studied chapter 16 to 19, yet this one is new understanding. At kahit pa po nung nakaraan ay napag-usapan na po natin ito, ngayon naman po ay bagong kaunawaan yung atin pong matatanggap. Amen. 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 Yes.
So, how the key holder use the keys? Paano po ba gagamitin ng may hawak ng susi ang mga susi? According to Bible, these parts. Ito po, ayon po sa Biblia. We are the key holders of heaven. Tayo po ang may hawak ng susi ng langit. That's why earth is first. Kaya nga po, una muna ay dito sa lupa. Then, when we use keys, then it will affect heavens. At kapag ginamit nga po natin itong susi dito sa lupa, meron po yung kapangyarihan na pagganahin yung nandun sa langit. You might ask other Christians about it. They will scratch their hands at their heads, then they cannot answer you. Kung halimbawa po, itatanong po natin ito sa ibang mga kapatid po natin, siguro po, kakamot lang po sila sa kanilang mga ulo. Anyway, now we know what Bible says. Ngayon po, naunawaan na po natin, ano po ang nais sabihin ng Biblia. This one also we studied last week. Ito rin po, pinag-aralan po natin ng nakaraang linggo. Okay, first blank, which one will come in? Ano po kaya yung sakto doon sa unang blanko? It's a review already. Ito po ay balik tanaw na lang po. I hope you will remember still again. Nawa naalala po ba natin? Okay. Number one, two, or three? Three? Sino sabi three? Okay, three. Why three or why first one is not? Bakit po yung una ay hindi yung malalaking letter? Why po? Second is not? Bakit din po yung pangalawa ay hindi akma? Because, as you see, two, one, two is wrong. Nakita niyo naman po na yung pang-unang dalawa ay hindi po akma. Then, second blank. Sa pangalawa naman po na blanco. Of course, kings. Who is kings? Who is kings? Sino po ang mga hari? We. Tayo po, yung mga hari na maliliit. You might say, Pastor, sandali lang po. Interpret! Tagalog po. Pastor, sandali lang po. Pastor, wait a minute. Wait a minute, English siya. Why we are the king? Bakit po ba tayo yung mga hari? How can you prove? Paano po natin yan patutunayan? I have to prove it. Kailangan ko po itong patunayan. Amen. Amen. Yeah, I already proved it. Napatunayan ko na po ito sa inyo. But still, I will prove it again. Ngunit papatunayan ko pong muli sa inyo. If you want to know we are king, we have to go to the first book of Bible. Kung hindi po natin naunawaan na tayo po ay mga hari, kailangan po nating balikan yung unang aklat ng Biblia. So we will travel to the Genesis. Tayo po ay maglalakbay papunta sa Genesis o simula. From the creation. Paglilikha po ng Diyos. Okay, this is creation. Ito po yung paglilikha. How many days God created creations? Ilang araw po bang nilikha ng Diyos ang lahat? How many days? Seven, six? 4, 3, 2, 1, 6 days. 6 na araw pong nilikha so, ng Diyos. So, first day, eto na. First day, what God created? Ano po yung unang araw na nilikha po ng Diyos? Second. Liwanag. Pangalawa po. Third. Pangatlo po. Actually, this is for the LKW. Third. Earth, land, sea. Okay, third, fourth. Sun, moon, stars. Okay, fifth. Sixth. Hao, hayop, tsaka? Human. Tao. It's so easy to remember. First 3 days, God created foundation, the conditions.
Madali lamang po itong matandaan. Yung unang tatlong araw po, nilikha po ng Diyos yung pundasyon. Second day, permanent division, the sky and the water. At yung pangalawang araw po, ito po ay paghihiwalay ng tubig sa kalangitan at dito po sa lupa. Without air, sky, even God will create the bird. Bird cannot fly kasi wala hangin. Kung wala pong pag-division at wala pong liliparan yung mga then, ibon. Then, third day, God created us. Without us, even animals and humans will be created then. Where they will live. At sa pangatlong araw nga po, nilikha po ng Diyos yung lupa at yung dagat kung saan pwedeng mabuhay ang mga hayop at ang tao. That's why God created the conditions, the surroundings. At ngayon nga po, sa una, pangatlong araw, nilikha po ng Diyos yung kondisyon kung saan pwedeng malagyan yung mga may buhay. Then God created other matters to fill. At nilikha po ng Diyos yung ibang bagay para punuin yung mga unang bagay na nilikha po. Sorry. Do you understand the arrows? Arrow? Unawaan po ba natin ang ibig sabihin ng mga arrow o yung arrow, nakaturo? Arrow. Yeah, feeling. Ito po ay pagpuno doon po sa mga unang likha ng we'll Diyos. We study how God created human. Pag-aaralan po natin, paano nga po ba nilikha ng Diyos ang tao? 6 days, God created animal and human. At pang-anim na araw nga po ay nilikha ng Diyos ang mga hayop at ang tao. This is what God said, we will create the human. At ito nga po ang sinabi ng Diyos na lilikhain natin ang tao. Okay. We'll read it. Genesis chapter 1:26. Kasi, go. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Most of you, if you believe, know it. Alam ko po na karamihan po sa inyo ay nauunawaan po ito. God, the first statement. Ito po ang unang kapahayagan po ng Diyos. Look at me. When God created, God had to explain to the human. At nung nilikha po ito ng Diyos, ay dapat pong ipaliwanag ito ng Diyos sa tao. Why I created everything. Kung bakit ko nilikha ang lahat ng bagay. That's why God said, I will create the human for giving them the dominion. At lilikhain ko nga ang tao para bigyan sila ng paghahari o kaharian. It explains why God created. At ipiniliwanag po dito kung bakit nga po nilikha ng tao ng Diyos ang tao. That's why this one is so important to interpret or understand the Bible. At ito nga po ay napakahalaga para po ipaliwanag ang lahat ng nilalaman po ng Biblia. Okay. That one we'll study this morning. Ito po, let them have dominion. Ito po ay pag-aaralan natin. Yeah, okay. What is the meaning of dominion? Ano po ang ibig sabihin ng dominion o kaharian? English dominion is governing. Sa English po, ang tawag po dito ay pamamahala. Other word, kingdom. Sa ibang salita po ay kaharian. So why God created human? Because God want to give kingdom. Bakit nga po nilikha ng Diyos ang tao? Sapagkat nais po niyang bigyan tayo ng kaharian. Let them have dominion, meaning let them have kingdom. Ibig sabihin po ng let them have dominion ay ang magkaroon sila ng paghahari. That's why God want give kingdom to His children. Kaya nga po, ang nais po ng Diyos ay ibigay yung paghahari o kaharian sa kanyang mga anak. That's what He said, that's my will and purpose.
Kaya nga po sinabi ng Diyos na yun yung aking nais at kagustuhan. Okay. What is the meaning of let them, human? Ano po ang ibig sabihin ng sila? Kasi, as we know, not let us. Sinabi po ng Diyos na hindi tayo. Let us meaning including myself. Ibig sabihin po no na hindi po kasama ang Diyos. Let us meaning I already included. Ibig sabihin po no ng let us ay isinama ko na rin yung aking sarili. Let them meaning I am not included. Pero pag sinabi pong let them o sila, hindi po ako kasali. That's why God didn't say let us have dominion. Kaya po hindi po sinabi ng Diyos na tayo. Not God and human. Hindi Diyos at ang tao. But he said, let them, he excluded himself. Pero ang sabi po ng Diyos na sila lang ang mamamahala, hindi ako kasama. Only man, the human, is the one will have kingdom. Ang tao lamang ang siyang maghahari o bibigyan ng kaharian. It's so important. Ito po ay napakahalaga. That's why God has planned to give kingdom to the human. Kaya nga po, may plano po ang Diyos na ibigay ang kanyang paghahari para sa mga tao. Who is the human? Sino po ba yung tao? How human was created? Paano po ba nilikha ng Diyos ang tao? Open your eyes to see. Buksan po natin yung ating mga mata. I will do my very bad habit again. Gagawin ko po ba ulit yung I will let you stand if you do not look at me. Papatayuin ko po kayo kung hindi po kayo tumingin sa akin at how God created human. Paano po nilikha ng Diyos ang tao? So, we'll read it. Is it go? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. That's why we have two things in one body. Kaya nga po, meron po tayong dalawang pagkatao sa ating buhay. We call it the one flesh. Isa po ay tinatawag nating laman. According to the Bible, flesh from dust. Ayon po sa Biblia, ito po ay yung tinatawag na alabok. That's why when you die, this or will come to the dust. Kaya nga po, kapag namatay po tayo, itong katawang lupa po natin ay babalik sa alabok. Then, breath of life will go to somewhere. At yung tinatawag po na breath of life o buhay ay sa iba naman po pupunta. Last week, resurrection, Lord's Day. Noong nakaraan linggo po ay muling pagkabuhay ni Jesus. We believers, the breath of life will take eternal body and we live in heaven with God eternally. Tayo po yung naniniwala na yung ating pong spiritual na buhay ay yung ating pong spiritual na buhay ay mamumuhay na magpasawalang hanggan doon sa langit. Then, anyway, two matters, dust and breath of life. Ito po yung dalawang bagay, yung lupa, alabok, at yung then, spiritual na buhay. Made one at what we call man. At ito po ay naging isa at ang tawag po dito ay tao. That is human. Ito po ay tao. Man have to have two elements. Ang tao po ay may dalawang elemento. Only body lang without spirit, without body, only spirit cannot. Kung isa lamang po, hindi po siya magiging tao. That's why we have two, physical and spirit. Kaya nga po meron po tayong dalawa, physical at ating pong spiritual. Then, this is qualified to will to have the kingdom. At ito nga po ay pasado po na magkaroon ng kaharian o paghahari. This man is the one God mentioned, let them have. Ito pong tao po na to na nilikha ng Diyos, ang sinabihan po niya na sila ay maghari. Up to this point, are you with me? Naunawaan po ba okay, natin? Then, man
receive the key. At tinanggap nga po ng tao ang mga susi. But they lost. Ngunit ito po ay nawala sa kanila. Why they lost? Bakit po ito nawala? Why they lost? Bakit po nawala ang mga susi? God told them, I will give you key, but if you will do something, you will lose your key. Sinabi po ng Diyos na ibibigay ko sa iyo ang mga susi, ngunit pag may ginawa kang hindi maganda, mawawala sa iyo ang mga susi. Not only susi lang, but you will lose everything. Hindi lamang po yung mga susi ang mawawala, kundi lahat ng bagay po ay mawawala sa atin. How they lost? Paano po ba ito nawala sa tao? Okay, which are your two arms? Your arms. Taas po natin ang ating dalawang baraso, mga kamay, ating pong i-wave sa kaliwa at kanan. Antok eh. Oh, yeah. Sobrang antok eh. Bakit antok ka? So why they, how they lost the keys? Paano po nila naiwala ang mga susi? Why? Bakit po? Eto na. Okay? Why they lost key? Bakit po nawala ang mga susi sa atin? Read it, guess it, go. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. If you commit sin, sorry, you will lose everything. Kung ikaw po ay magkasala, mawawala po sa iyo lahat ng bagay. That's why even though human received the keys of heaven, sayang, they lost it. At kahit pa nga po tinanggap po ng tao ang mga susi mula sa kalangitan, ngunit nawala naman po ito sa kanilang mga kamay, sayang po. As we know, Adam and Eve eat the tree of knowing good and evil. Alam po natin na si Adam at si Eva po, sila po yung kumain doon sa prutas na nagbibigay ng kaunawaan ng mabuti why, at masama. That's why they died. Kaya po sila ay namatay. They died. Sila po ay namatay. What is the meaning of die? Ano po ibig sabihin ng pagkamatay? What do you say? Ano po yun? Kasi matanda ko eh. Okay, what did you say? Physical death. Okay. What did you say again? Spiritual. Ano po yung pangalawa? What is? Third. Pangatlo po? Lost everything. Fourth. Wala, sorry, fourth. Anyway, what is the meaning of spiritual death? Ano po ibig sabihin ng spiritual death o spiritual na pagkamatay? God put what? God created human, God put His spirit to the dust. Paano nga po ba nilikha ng Diyos ang tao? Inilagay po niya yung kanyang espiritu doon po sa alabok. Then, the spirit will go away. Yung spirit po na yon ay aalis. Anyway, separation from God. Ito po ay pagkahiwalay sa Diyos. Human cannot communicate with God anymore. Ang tao po ay hindi na po maaaring makipag-usap o makalapit pa sa Diyos. Third one is also important. Yung pangatlo po ang pinakamahalaga sa lahat. Do you know what it happened? Alam po ba natin kung ano po ang kalangitan? This message is so, so important. That's why Satan is doing some very bad matters. Alam po ni Satanas na ang mensahe po ngayong umaga ay napakahalaga. Kaya naman gumagawa po siya ng paraan para hindi po natin marinig po yan. So then you cannot understand, then you cannot use the key of heavens. At para hindi po natin maintindihan at hindi po natin magamit ang susi. If you don't know, you don't understand it, how can you use it? Kung hindi po natin ito nauunawaan, paano po natin gagamitin ang mga susi ng kalangitan? That's why second spiritual separation.
At yung pangalawa nga po ay ang pagkahiwalay po natin sa Diyos. Third is the meaning of death. At yung pangatlo po, yun po ang kahulugan ng tinatawag na pagkamatay or kamatayan. Satan will be the owner of what you are and all what you have. Si Satanas na po ang magmamay-ari ng lahat ng bagay na meron ka maging ng iyong pagkakakilanlan. That's why we receive the keys of heaven, then we become children of God, yet keys me, you and belong to Satan. Opo, tinanggap po natin yung mga susi ng kalangitan at tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Pero ang nagmamay-ari naman po natin at lahat ng meron po tayo ay si Satanas. That's why God said, you will die. Kaya nga po sinabi po ng Diyos na ikaw ay mamamatay. That's why we became slave of Satan. Tayo nga po ay naging mga alipin na ni Satanas. Slave meaning totally belong to the master. Ang ibig sabihin po ng pagiging alipin, ikaw po ay pagmamay-ari ng master o yung mataas. Read it. Let's go. Basahin po natin, Jesus died to pay your debt to redeem you. That's why Jesus is the one died to get what we lost to be what we lost, everything, then He get it back. At si Jesus nga po ay namatay para po ibalik po sa atin lahat ng nawala po sa atin. That's why resurrection is so, so important. Kaya po yung muling pagkabuhay ni Jesus ay napakahalaga po niyan. He won the battle, then He got it back from Satan, which we lost, then give it back to us. At si Jesus nga po ay nagtagumpay sa kanyang laban kay Satanas at ibinalik po niya sa atin, binawi niya lahat ng iyon at ibinalik po sa atin. He said, what? I will give keys of heaven. At sinabi nga po niya na ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kalangitan. He didn't say, I am giving you. Hindi po niya sinabi na ibibigay. Why will future? Ibig sabihin po niyan ay sa hinaharap po natin. He didn't die to pay our debts. Sapagkat hindi pa po siya namamatay dyan. That's why when I die, get it back from Satan, what you lost, then we'll give it to you back. At nun nga po siya ay namatay, ay binawi po niya yan at ibinalik po sa atin. Then you will have keys of heaven, then you are the one will use all keys. Tayo nga po ay nagtataglay na po ng mga susi ng langit at yan po ay magagamit na po natin. If you will not, you cannot understand some portion of this message, you cannot use keys properly. Kung hindi po natin naunawaan ang detalye, ito po mga pinag-uusapan po natin, hindi po natin magagamit ng tama yung mga susi na tinanggap po natin sa Diyos. We will say, I am king. Kung sasabihin mo na, ako ay hari. If you don't understand why you are king, ngunit hindi naman po natin naunawaan yung pagiging hari po natin. Satan could deceive you. Ibig sabihin po noon, dinadaya lang po tayo ni Satanas. Prove you are king. Patunayan mo na ikaw ay hari. If you cannot prove, kasi, then Satan will laugh at you. Kung hindi po natin yan mapapatunayan, tatawanan lamang po tayo at kukutsain ni Satanas. Then, Satan will ask you, how did you get the keys? Tatanungin ka ni Satanas, paano ka nagkaroon ng mga susi ng langit? If you can explain to the Satan, of course, Satan will laugh at you. Kung hindi po natin kayang sabihin o ipaliwanag kung saan po, o sino na, o paano natin nakuha yung susi, tatawanan lang po tayo ni Satanas. That's why, who the stories you have to understand correctly. At lahat nga po, kailangan po nating maunawan bawat detalye ng buong istorya po. Then, of course, second, keys. That's why we come to the first screen. At yun po, doon po tayo sa unang screen po kanina. Now you understand why the author is the first. Binalikan po natin kung ano po yung dapat na mauna, yun po ay ang lupa. God gave us keys, we have authority. Binigyan po tayo ng Diyos ng susi, ibig sabihin meron po tayong karapatan at kapangyarihan. We can use everything in heaven by using our keys.
Pwede po natin gamitin ang lahat ng bagay doon sa langit sa pamamagitan po ng paggamit po ng mga susi. That's why whatever you bind, heaven will be binded. Then whatever you lose, heaven will be Kung ano man po ang talian natin dito sa lupa ay matatalian nga po sa langit. At kung ano man po yung kalagan natin dito sa lupa ay makakalagan din po doon sa langit. This message is not simple message. Ito po ay hindi lamang po simpleng mensahe. It's so, so, so important. Ito po ay napakahalaga. As I told you, we received firstly the keys of heaven. Sinabi ko na nga po sa inyo na tayo po, una, tinanggap na po natin yung mga susi ng kalangitan. We lost it. Ito po ay nawala sa atin. Jesus died to pay the debt of our sins. At si Jesus nga po ay namatay para bayaran po yung ating mga kasalanan. Then carry it back and get it back to you. At ibinalik po niya sa atin kasama po yung mga susi. That's why I put the restored meaning, make it original. At nilagay ko nga po yung salitang restored, ibig sabihin po nun, ay ibinilik po sa atin sa original na posisyon. That's why the one who has a kingdom we call king. At siya nga po na may kaharian, ang tawag po sa kanya ay hari. If you have no kingdom, then you will say, I am king. Oh, kingdom king are you? Kung wala ka namang kaharian, tapos sasabihin mo na ikaw ay hari, anong klaseng hari ka? That's why we became kings on the earth. Kaya nga po tayo po ay naging mga hari dito sa Then Jesus, lupa. Of course, He is our big brother. At si Jesus nga po, yung ating pong unang kapatid. Also, He is the King as creator of all creation. At siya nga po, yung tinatawag nating hari bilang may-ari at lumikha ng lahat ng bagay. That's why king, first king is Jesus and we are kings. At yung unang king po ay si Jesus at yung kings po ay tayo. Several times I told you, knowing your identity is your future and your success. Lagi ko pong sinasabi na yung ating pong pagkakakilanlan kung sino po tayo, yan po ang magbibigay sa atin ang maganda nating kinabukasan kung sino po tayo sa hinaharap. That's why when we greet each other, you are awesome. You have to include your identity, also others' identity as king. Kung binabati po natin ang isa at isa ng you are awesome o ikaw ay kaibig-ibig, dapat po akalaki po noon yung ating pong pagkakakilanlan kung sino po tayo. So, what is your identity? Ano nga po ba ang inyong pagkakakilanlan? Sino not po ba only, kayo? Not only child of God. Hindi lang po pagiging anak ng Diyos. We are kings. Tayo po ay mga hari. Amen. 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 If you don't know, you will lose your life. Kung hindi po natin ito nalalaman, mawawala po sa atin yung buhay. Now we know who we are. Ngayon po, alam na po natin kung sino po tayo. We are not ordinary people. Hindi po tayo mga pangkaraniwang tao lamang. That's why Bible says we are royal family. Tayo po ay tinatawag na mga maharlika. Amen? Amen? What we are? Ano po tayo? What we are? Royal family. Po, tayo po ay galing sa maharlikang pamilya. That's why you must use keys. Kailangan po natin gamitin yung mga susi po natin. We know everything now. Alam na po natin ngayon ang lahat-lahat. You must access the wealth of heaven. At kailangan nyo pong gamitin yung mga susi na yan para matanggap po natin o maranasan po natin yung kayamanan ng langit. And they use it for His glory. At gamitin po natin yan para sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. We read it. Jesus resets your original identity. Keset, go. Jesus resets your original identity. Once again, keset, go. Jesus resets your original identity. That's why we know what we are. At ngayon po, alam na po natin kung sino po tayo. Today, we have Holy Communion. Ngayon po, mayroon po tayong banal na hapunan. Why we celebrate Holy Communion? Bakit po ba natin pinagdiriwang yung banal na hapunan? Jesus died for you and I.
Si Jesus po ay namatay para po sa atin. Not only pay the wage of our sins. Hindi lamang po para bayaran yung ating mga kasalanan. But He restored everything what we lost. At binalik nga po niya lahat ng nawala po sa atin. Amen. That's why when you take part in the Holy Communion, you have to remember. Kaya po kapag kayo po ay nakibihagi sa ating pong banal na hapuhan, dapat po ninyo itong alalahanin. Your sins were forgiven. Na ang inyo pong mga kasalanan ay napatawad na. Amen. Amen. Then, you became royal family. At ikaw nga po ay kabilang na sa you pamilya ng Diyos. Became kings as kings of heaven. At ikaw ay naging hari na binigyan ng mga susi ng kalangitan. Amen. That's why you have to be so proud of yourself. Kaya po, dapat po kayong maging proud sa inyong sarili. Amen. Nobody let look down at you. Walang sino man po ang pwedeng mangmaliit sa iyo. Amen. Let's all stand, please. Tayo po ay magsitayo na. Before Jesus died, bago po mamatay si Jesus, Jesus had last supper. Meron po siyang huling hapunan. He ate dinner together with his disciples. At kumain po siya ng hapunan kasama yung kanyang mga disipulo. And he took the bread. Kinuha po niya ang tinapay. He said, "This is my body." At sinabi po niya na ito ang aking katawan. He said, "You must eat my flesh." Kailangan mong kainin ang aking laman. As bread will be eaten by human. At ang tinapay ay kinain niya ng tao. If you will not eat my flesh, you have no connection with me. Kung hindi mo kakainin ang aking laman, wala kang connection sa akin. That's why whenever you eat bread, you must remember His death on the cross. Kung kayo ay kakain, lagi niyong alalahanin ang aking kamatayan. Behold, this bread. He gave thanks to the Father and broke it away, then gave it to the disciple. He said, "This is my body for you." Come forward, take a breath. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Your Son offered His body as a bread to be eaten by human for the forgiveness. Not only, but restore what human lost. Hallelujah. Hallelujah. Father, bless your children as they take this bread. Let them remember what Jesus did on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Not for the children. Don't give it to them. Let us take. Hallelujah.
Father, we remember now. We will never forget what Jesus did on the cross. Jesus restored original plan, position, identity. That's why we become victors. We became also kings. Then we are the key holders. In the same way, he took a cup and gave them thanks to the Father. Jesus said, "This is my new covenant with you. Whenever you drink of it, remember us of it." Come forward and take the wine. Hallelujah. Oh, hallelujah. You have done on the cross. Oh, my God. Thank you.
remember who are who they are. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, Redeemer, perfect example, as a living sacrifice, the one who restored everything what we lost, the love of Father still will love us. Nobody can separate us from the love. We are secured in His love. Hallelujah. The fellowship of our spirit, the one who will remind us all the time what we are. The one who will keep us with the power of the glory. The one who will urge us to use the keys of heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Be seated for the announcement. We have very narrow space. We have very narrow space. Meron po tayong maliit lang po na espasyo. We cannot accommodate all, even children. Hindi po natin kayang iokupa po lahat, kahit po yung mga kabataan po natin. As we know, we allowed the children stay in the TT room for the during the service time. At alam niyo naman po na yung mga kabataan po natin, pinapapasok po natin sila sa DT room kasi nga po hindi po tayo kasya. We cannot control them. Pero hindi naman po natin kayang kontrolin. Beautiful skin. Not only make noise. Hindi lamang po yung pag-iingay po nila. Not only destroy some parts inside the room. At hindi lang din po yung mga nasisira nila doon po sa loob ng DT room. Also, one day I find out they brought at isang araw po, na-discovery ko po na meron pong nagdala ng posporo at nagsusunog po doon sa loob. You didn't know that? Hindi po ninyo alam yon. But we still allow them to stay? Pinapayagan pa rin naman po namin sila na manatili po dyan sa loob. But today, we let them stay outside at the back of our church? Ngayon po, sa labas na lang po sila pinaupo. I know you have some situation you cannot let them stay at home. Alam ko na meron po kayong mga sitwasyon kung bakit hindi nyo po sila maiwan sa inyong tahanan. That's why we are looking for solution. Kaya po, naghahanap po kami ng solusyon para po diyan. So, I need your prayer for that matter even. Kailangan ko po ng panalangin po ninyo. Okay? Then, even you can bring them here, yet tell them, what do you call it, be good attitude. Kahit po dalhin niyo po sila dito, ay ayos lang naman po. Paalalahan na lang po natin sila na maging mabait. Okay? We will try several weeks, maybe let them stay at the back. Susubukan po natin na sila po ay paupuin muna dyan sa likod lamang po sa may likod. Also, I'm asking you to give us good solutions. At pwede rin po kayong mag-suggest kung ano po yung pwede nating maging solution dyan. So, please understand our church condition.
Nakikiusap po ako sa inyo na naway maunawaan po natin yung kondisyon po ng ating sambahayan. Okay po, yun lang po. Lamang po. Ito po, announcement po. So, ito po yung ating announcement. Siyempre po, kada linggo, alas 8 ng umaga, dapat po nandito na po tayong lahat. So, bago mag-alas 8, dapat po nandito na po tayo sa loob ng ating sambahayan. At huwag po nating kalimutan, siyempre po, yung isa po sa pinaka mahalagang magiging party po natin. Opo, bilang mga anak ng Diyos, siyempre po is imbitahan po natin yung ating mga kaibigan at kakilala para nasa gayon po kung ano po yung naranasan po natin ay maranasan din naman po nila at makakilala po sila sa Diyos. Amen po? Amen. So, ganun din po yung ating daily prayer meeting po. So, yan po ay 6:30 ng umaga. Sabi nga po, kahit saang lugar po tayo, sa trabaho man o nasa eskwelahan, at kung ano man po yung ginagawa natin, kung wala po tayong oras na pumunta po dito sa ating church, po, sa loob po ng 6:30 na yan, pwede po tayong manalangin kung nasaan man po tayo. Ibig sabihin po, samahan po nating manalangin yung ating mga kapatid na nananalangin po dito sa SAM Bahayan. Pero kung may oras po kayo, bakit po hindi natin ibigay sa Diyos yung oras po na yun para po manalangin? Na po. And then yung ating pang Wednesday prayer meeting, so every Wednesday nga po yan, alas 3 ng hapon. So dyan po, tinatalakay natin muli yung mga napag-aralan natin kada linggo. Kung nais nyo po ulit ma-refresh, so attend lang po tayo ng prayer meeting. Sa panguna po nila, Sister G po yan. At yung ating pong LKW, Lord's Kids. O, yan po yung mga Lord's Kids natin, nakaupo dyan sa likod. So, iniimbitahan din po namin lahat ng kabataan. Hindi lang po yung kakilala natin, basta related po sa atin. Na po, habang bata pa po sila, makakilala po sila sa Diyos. Yan po ay 10:30 po ng umaga nagsisimula. Ganon din naman po yung ating mga kabataan na kadalagahan at binata na mga single po. So, meron din po tayong gawain para sa kanila. Lalo na po sa panahon ngayon, na po, alam nyo po ang takbo ng ating kapaligiran. Ibang-iba na. Ang tawag nga po na yung mga tinatawag na ano? Ano ngayon? Gen Z? Ano pa? Millennials? Ano ko po? Inaniya ko po lahat ng magulang na yung mga anak po nating dalaga at binata ay makakilala sa Diyos. Na po, napaka-importante po nung makakilala sila sa Diyos ngayon para hindi po sila maligaw ng landas. Na po. And then, yung ating pong EGF, so every Friday of the month po yan. So, 7:30 po yan ng gabi. At yun naman pong isang dakot nating bigas, lubos po kami nagpapasalamat doon sa patuloy pong nagdadala. Padami po ng padami at yan po ay napakalaking tulong po para sa ating mga kapatid na nangangailangan. At yung ating pong announcement para po sa ating upcoming water baptism, so, sa linggo na po yan, April 14. So, yung oras po ng ating meet-up, siguro po, 6:30 ng umaga. 6? Mga 6 po, 6:30. Dito na po tayo, no, para po hindi tayo maiwanan ng sasakyan. Malapit lang naman po, pero kahit malapit, maaga pa rin po tayo para maiayos po natin yung oras ng ating gawain po doon sa pagdadausan ng ating pong water baptism. Tapos po, meron po tayong, ano po? May bayad. Ang galing niyo po. Meron pong bayad. Pero yung bayad po, syempre po, yung kaya lang ng ating bulsa. So, tingin niyo po, magkano? 50 pesos po para sa matatanda. Sa bata po, 20. Opo. 20 pesos po sa mga bata po na maliliit. At ilang taon nga yung 50 te? Teenager? 13? 13 pataas po, 50 pesos po yan. Tapos po, yung pababa po ay 20 pesos. Siyempre po, iba, sagot na po ng sambahan po natin. Tapos po, an additional announcement po, kung maaari po tayong magdala ng mattress. Alam niyo po ba yung mattress? Hindi po isapin sa higaan niyo. Ano po?
Yung mga banig-banig po, kung meron kayo dyan sa bahay ninyo, yung banig na salasala ba yun, or plastic, or basta sapin po, na pwede po nating upo-upuan doon. Kasi po, yung mga upuan po na ganito, baka po hindi naman kakasya kahit po dalhin natin doon. At least, komportable pa rin po tayo na nakakaupo po tayo. Na po. And then, yung seminar po pala. Yung seminar po, yung seminar po ng water baptism, ngayon po, 12, 11. Okay, yung mga babautismohan po, 11 po, dapat nandito po kayo para po sa inyong seminar. Sino po ba yung mga magpapabaptize ngayong taon? Taas nga po ang kamay. Ayan, mga silang dalawa lang. Father, sasali ka, tumataas ka. Tumataas ka ba? Ano ba? So, ngayon po. So, 11 mga kapatid na dito na kayo para sa inyong seminar. So, may tanong po ba kayo? Siyempre po, yung pwede na pong... Kung may tanong po kayo, lapit lang po kayo sa amin, mga leader. Na po, kung may tanong po kayo. At hanggat maaari po... At meron pa po kami isang announcement kasi po yung venue po natin ay hindi naman po kalakihan. So baka hindi po natin talaga may occupy kung magsasama po tayo ng hindi natin member or hindi na nagsisimba. Kumbaga, i-exclusive na lang din po natin ito para sa atin pong lahat. Maging yung mga umaatin po dito sa atin. So sana po maintindihan po natin yon. So maging exclusive na lang po para po sa ating mga church member. Hindi na daw po pwede man. They cannot, ano daw po, invite even one. So, opo, kahit po isa na hindi po natin member, siguro po, bigay nyo na po sa amin ito ngayong year. Baka next year po, ipag-pray nyo po na lahat sila, maisama din naman po natin. So, exclusive na lang po para sa mga member po na umaaten ito pong ating water baptism. No po? So, wala po sasamaan loob. Ano po? Apo, etong year lamang po yung hinihiling po namin na maunawaan po natin kasi nga po yung venue natin hindi po kalakihan. Siyempre po yung mga apo-apo ninyo na umaaten sa LK, baka isasama nyo po yan. So, siyempre, counted po yan. So, ganun pa man, basta po makita-kita tayo sa Linggo at wag na po tayo magdala ng maraming barangay. Napo, nakaintindihan po ba tayo lahat? Apo, yan. So, gawin na lang po nating masaya yung ating pong water baptism kahit tayo-tayo lang muna po yung magkakasama-sama. So, wala na pong tanong? Ang oras po ay 6 to 6.30 dapat nandito na po. Mas maganda maaga po tayo, 6. Kasi po, yung service po natin, balik-balik lang po. Na po. And then, syempre po, huwag niyo pong kalimutan yung inyong mga baon. At yung pambayad po, siguro pwede na po kayong magbayad or sa Linggo na rin po, pwede rin naman po. Yung mga meron na po, pwede po ngayon. Opo, magbayad po kayo. Magpalista na po kayo. Na po. So may tanong pa po ba? Wala na po. Kung wala na po, magkita-kita po tayong lahat sa Linggo. So God bless po sa ating lahat. Ang seminar po ay 11 ng umaga. 11 po. Ngayon po, 11. Alas 11 po. Dito po kayo sa church. Hindi ko lang po sure kung gaano katagal yung seminar. Pero 11 po, dapat nandito na po yung mga magsi-seminar. So, yun lamang po.